What's up, internet? Bibili ka ng PSU and gusto mo na sigurado ka na compatible yon sa ibang components ng computer mo. So as usual sa series na to, dadaan tayo sa lahat ng basic components ng computer and then one by one sabihin natin na ito kailangan mo tutukan, ito kailangan mo i-check. So CPU, yes, we need to talk about that. CPU cooler, no need. Motherboard, no need. RGB, no need. GPU, yes, we need to talk about that. Case, we need to talk about that. Storage, we don't need to talk about that. RAM, we don't need to talk about that. So we'll start with the case, and ito madali lang. Siguraduhin mo lang na kasha yung PSU dun sa case mo. I mean, physically that it fits into the case that you bought. Most PSUs, yung size nila is 80x standard. Kahit hindi 80x yung case mo, let's say M80x case na mas maliit, pasok pa yung 80x na size. So just make sure. But that's how standard the 80x size is, that even some smaller cases, like M80x cases, will fit an 80x sized PSU. Of course, if you're doing smaller builds, kagaya ng mga ITX builds, yun talaga kailangan mo mas maliit na PSU. And usually for ITX builds, you look for SFF PSUs or small form factor PSUs. But regardless of what case you're using, just make sure that physically, mapapasok mo yung PSU dun sa loob ng case. And for CPU, GPU, we'll take those two together first. Kasi yung CPU plus GPU, yan yung dalawang primary sources na gumagamit nung PSU mo. Kumbaga sila talaga yung humihigop ng kuryente, sila yung gumagamit nung wattage ng power supply unit mo. What have you done? Trust me. So you need to make sure na kaya nung PSU mo yung dalawang components na yon, yung CPU pati yung GPU. Fortunately, it's easy to check online. Madali lang para ma-check mo kung ano ba yung recommended between CPU and GPU. Kasi ang dami-daming possible combinations, ano yung CPU mo, ano yung GPU mo. Just make sure that you have enough power to power both components. Karamihan sa mga builds ngayon, hindi naman kailangan ng sobrang daming wattage. Even like a fast CPU like the Ryzen 7 3700X, yung total wattage lang nun na normal usage is around 65 watts. And then kung mag-overclock ka pa, tumataas yun to 88. Pero sobrang extreme overclocking lang nun. So even for a fast CPU like that, 88 watts is nothing for most PSUs. Kung yung graphics card mo, hindi naman ganun ka power hungry, you know, you can get away with a 550 watt na power supply. Even a 2070 Super, which is, you know, sort of medyo high-end na, yung recommended power supply lang nun is 650 watts. May tendency kasi tayo na, ay, kailangan madaming wattage, kailangan high capacity yung power supply ko. So, 750 watts, 850 watts. And yes, there's an argument to be made na maganda yun kasi may allowance ka kung mag-upgrade ka in the future. But in general, it's easy to get carried away na, oy, kailangan sobrang high capacity ng power supply ko. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga kailangan. Of course, it depends on your individual parts. But generally, you do not need as much wattage as you think you do. Madaling magpanic. But if you know, you do a little research and you look at ano yung kailangan ng CPU and GPU, usually, you know, a modest 550 watt power supply, 650 watts, will already be good for your system. Ngayon, pag-usapan natin yung GPU separately. Kailangan mo tutukan dun sa GPU, aside from ano yung power requirements niya, is yung ano yung pins na ginagamit niya. Yung ibang GPU kasi, saksak mo lang sa PCIe slot, okay ka na. However, the more high-end GPUs, may power connectors pa yon sa gilid ng graphics card. Question, kailangan mo ba talaga saksakan yon? Gagana ba yung card? Yes, gagana yung card kung di mo i-plug in yung additional power supply cables dun sa gilid ng GPU. But you should, because that means na your card needs more power and it won't reach its full speed kung di mo sinaksak yung additional cables dun sa gilid niya. And ito yung kailangan mo tutukan kung 8-pin or 6-pin ba yung nasa gilid ng GPU mo. And if your PSU has those pins or has cables that can fit those pins. Madalas na nangyayari, old system, mag-upgrade siya ng graphics card. Pagsaksak niya, napansin niya na, oh, dito sa gilid may pangsaksak pala ng PSU cables. Pero pag-check niya, yung old PSU niya, wala palang 6-pin na available or wala palang 8-pin cable na available dun. So, nasayang lang yung pag-upgrade sa GPU kasi hindi niya mabigay yung wattage or yung power na kailangan ng GPU. Hindi rin makaarangkada si GPU. It will not reach its full speed kasi kulang nga yung kuryente na pumapasok sa kanya. Hindi sapat yung nakukuha niya dun sa PCIe slot
That's why manufacturers put those additional pin holes or the additional plugs on the side. So kung yung GPU may ganon, may mga pangsaksak sa gilid, make sure to plug those in. Otherwise, sayang lang pera mo, hindi tatakbo yung GPU mo up to its maximum possible speed. So actually, yun lang yung mga basic tips for buying a PSU. And since sayang naman yung oras, andito naman tayo, dagdagan ko lang ng konting information. Number one, a common question we always get asked is, ano ba tong true rated? You know, you go on Lazada, you go on Shopee, ang daming naka-power supplies naka-advertise na true rated. Paminsan yung mga customers mismo nagtatanong, true rated ba yan? Ano ba ibig sabihin ng true rated na to? Tapos yung sagot ko doon, wala. Walang ibig sabihin yung true rated. It's a made-up term. It does not signify anything. It is not any recognizable standard. There is no governing body that says ito true rated, ito hindi. As far as I can tell, tayo lang gumagamit ng true rated. Punta ka sa Amazon, search for true rated power supply, wala kang mahanap. Punta ka sa Newegg, search mo yung true rated power supply, wala kang mahanap. Pero kung pupunta ka sa local websites like Lazada, Shopee, yun, isang katutak ng true rated. If you stop to think about it, true rated to what? True base saan? Sino nagsa-certify na true rated? Ano yung standard of measurement? There are no answers to these questions kasi walang nagsa-certify na true rated. Kumbaga, marketing lang yan. Maganda pakinggan. Kasi isipin mo, true, totoo, tunay. Kung marinig mo true rated 650 watts, yung inisip mo, ah, ito talaga aabot to ng 650 watts kasi true. Tapos may nag-rate sa kanya. May nagsabi na ito true rated. Pero sa totoo lang, walang mga manufacturers na nagtipon-tipon at nagsabi na, okay, mga dude, mga pre, para maging true rated yung isang power supply, dapat pumasa siya sa mga standards na to. Dapat Japanese rated capacitors, check, lahat ng true rated may ganyan. Dapat kung sabi mo 650 watts, 100% of the time, kahit anong load, 650 watts yung linalabas ng PSU mo. You wouldn't want that actually kasi sayang sa kuryente. But let's say, for example, na yun nga yung pinag-isipan nila, okay, check. But there is no body, there is no group, there isn't anyone saying that a true rated PSU matches these requirements. There are no requirements. There is no such standard, walang tatak na true rated. Marketing lang yun. Pero may ibang aangal at sasabihin na, "De sir, yung true rated, yung ibig lang sabihin nun, 80 plus certified." That's an interesting point. Yung 80 plus, tunay na standard yun. May nagsabi talaga na para maging 80 plus yung isang PSU, kailangan pumasa sa checklist na to. And I've seen other, you know, local YouTubers or, you know, other local shops use this na yung true rated, ibig sabihin lang nun 80 plus certified. Pero dalawa tanong ko dun. Kung pareho lang pala yung true rated pati yung 80 plus, ba't di na lang gamitin natin yung 80 plus na ginagamit na rin natin and pangalawa, nagamit sa buong mundo. If you go to Amazon, maraming 80 plus certified dun. Newegg, same thing, maraming 80 plus. And sa totoo lang, kung pumunta ka sa Lazada or Shopee, maraming gumagamit ng true rated na hindi sila 80 plus. Kiklik ka dun sa isang PSU, true rated siya, pero hindi siya 80 plus certified. So kahit dun sa usage ng ibang nagbebenta, hindi tugma, hindi equal, it does not mean that true rated equals 80 plus. And again, so we're left hanging in the air wondering, ano ba talaga tong true rated na to? And as far as I can tell, yun nga, it's a nice marketing term, it sounds good, true rated. Ah, dito ako sa true rated. Pero sa totoo lang, medyo naiinis ako sa mga, you know, nagtatanong kung true rated ba yung power supply. Tuturo lang sila sa power supply. Ito sir, tinan mo, sa Shopee, ito true rated. Pero ano ba talaga ibig sabihin nun? Di nila masabi kasi walang standards to measure what is true rated or not. So at the best, it's a marketing term and manufacturers or sellers are allowed to embellish a little in terms of marketing. That's actually the law. So at the best, you know, if you want to look at it generously, parang yeah, pang marketing lang yan. But if you want to look at it, you know, medyo negatively, actually scam yan. Sinasabi mo sa customers mo na true rated, implying a certain level, a certain standard na inaabot ng PSU mo. Pero sa totoo lang, there is no standard. True rated does not mean anything. Maganda lang pakinggan. Pero magandang introduction to, kung wala talagang ibig sabihin yung true rated, ano naman yung 80 plus? And yun, ito, tunay talaga to na standard. And it's recognized worldwide. If you ask somebody na hindi Pinoy, pero may alam sa computers, tinanong mo, is that 80 plus certified? Malamang he'll know what it is because it is recognized throughout the world. So ano ba tong 80 plus na to? Yung 80 plus lang nun at its very basic level, 80 plus certified just means that all of the time, that PSU is at least 80% efficient.
So kung kailangan mo ng 500 watts, bumili ka ng 80 plus certified na 500 watts PSU. And for some reason, ginamit mo talaga 500 watts, the whole capacity of your PSU. Or ilang watts kinukuha ng PSU na yon galing sa wall outlet mo. How many watts is it actually consuming kung 500 watts ginagamit niya? And yung unang sagot, parang di 500 watts, di ba? 500 watts yung PSU, kailangan niya 500 watts. Yung hinihigop niya na kuryente galing dun sa wall socket or yung ginagamit niya na wattage dun sa wall socket, 500 watts din, di ba? Unfortunately, no. Kasi may tinatawag na inefficiencies. Hindi 100% yung nakukuha nung PSU from the wall outlet, hindi lahat nung power na yon nagagamit niya. There are, usually, a lot of it is wasted as heat. There's waste heat involved. It's just physics na po yan, hindi natin mabago yon. There is always waste in any system. No system is 100% efficient. Sinasabi ni 80 Plus na all of the time, your PSU is at least 80% efficient. So balik tayo dun sa example natin. Yung 500 watt PSU mo, kailangan niya 500 watts talaga. Yung kinukuha niya dun sa wall outlet is actually 625 watts. Kung yung 625 watts, adam ba 80% nun, 500 watts yun. Nakukuha niya 625 watts from the wall outlet, pero yung nagagamit lang niya is 500 watts. Depending dun sa level nung 80 plus mo, mas mataas yung efficiency niya. Yung 80 plus kasi, minimeasure niya on load. Like, how much is your PC really using? So, 10% of load, 20% load, 50%, and 100%. And there are different colors or grades of 80 plus. The higher you go, the more efficient your PSU is. So, mabilis lang, yung 80 plus may 80 plus white, 80 plus bronze, silver, gold, platinum, and yung pinakamataas, titanium. Para lang to get a sense gaano kalayo yung efficiency ng 80 plus titanium versus yung pinaka-basic na 80 plus or yung tinatawag nilang 80 plus white paminsan. Yung 80 plus white at 100% load, 80% efficient lang yun. Pero yung titanium at 100% load, 91% efficient yun. And actually, in other configurations, 80 plus even reaches higher levels of efficiency. Like yung platinum at 50% load, 94% efficient yung mga PSU na yun. Or even yung titanium at 50% load, 96% efficient. So you can really tell dun sa mas mataas na kulay, sobrang ang layo nung efficiency rating niya dun sa mga lower end na 80 plus. And generally, 80 plus is just about efficiency. How much power it takes from the wall outlet, and ilan ba doon nagagamit talaga niya? How efficient is it in using the power that it gets from the wall outlet? Karaniwan kasi, tinitingnan na rin yung mga kulay as stand-ins for quality. So usually, kapag 80 plus gold ka, mas mataas yung tingin ng power supply na yon kaysa sa 80 plus white lang. Usually, tingin ng mga higher levels of color, tingin ng mga tao, ito tatagal, ito quality to. And that's true to a certain extent kasi para makuha mo yung level of efficiency na yan, kailangan mong gandahan or kailangan maganda yung design ng circuit sa loob and maganda yung mga hardware na pinasok mo doon para maabot mo yung level of efficiency na yan. Usually sa high-end power supply units na highly rated sa 80 plus, all Japanese capacitors yun, the fans are much nicer because they run quieter and, you know, mas efficient or mas maganda yung airflow nila throughout the PSU. Even though yung sinasabi lang talaga ni 80 plus gaano ka-efficient yung isang power supply, generally, the higher you go dun sa 80 plus rating, mas maganda rin, mas high quality yung mga power supplies. Generally. Kasi may mga kwento din kami na platinum, after 1 week, palpak na din. So medyo hit or miss talaga, but we can talk about that in another video. But as a general rule of thumb, the higher you go on the 80 plus scale, the better quality your PSU is, and usually, mas tatagal siya. So, para lang mabilis, true rated doesn't mean anything. Maganda lang pakinggan. Yung 80 plus, talagang may measuring standard yon. May nagsasabi, ito yung basis kung bakit yung isang PSU 80 plus or not. At yan yung ginagamit worldwide. Yung last na sort of added information, ang dami kasi nagtatanong, kung ito build ko, sapat na ba yung power supply ko? It's hard to just give general advice for beginners kasi ang daming mga posibleng builds kung depende sa CPU mo, depende sa GPU mo, depende kung mag-overclock ka or hindi. So ako, I don't wanna give like specific advice. Yung general advice ko lang, how much wattage do you need? Research online based on what you have and your needs if you're going to overclock.
And number two, huwag matakot masyado na makulangan. It's very easy, depende talaga sa shop kung parang 550 watts lang pala kailangan, pero you know, yung sinuggest sa'yo 750 watts. It's true, I mean, yes, you might need a more expensive and a more high capacity power supply, pero check mo lang din, bago ka nag-guess dun sa 750 watts, 850 watts, 1000 watts, umabot ng 1200 watts, I personally had a 1200 watts power supply from EVGA, which broke, but EVGA repaired it, and you can see that in this video. Pero anyway, yun, kung medyo nagdududa ka sa shop kung saan ka bumibili, bili ka sa amin, we won't steer you wrong. Or just do your own research na kailangan ba talaga na sobrang taas ng power supply ko, eh total, mag light gaming lang naman ako, for office, for MS Word, MS Excel, web surfing, things like that. You know, for those things, you really don't need a very high capacity power supply. So, I hope nakatulong. Thanks for watching. So I hope that these basic tips help you. If you found this video helpful, please drop a like and hit the subscribe button. For your PC needs, consider buying from us, Hardware Sugar, at Lazada, or on our website. You can find links in the description below. And thank you for watching. See you next video.